Good morning. This is Bad Rider PH dito sa channel natin. From time to time, gumagawa ako ng mga DIY na vlogs. Isa sa pinakamaganda as motorcycle or any vehicle owner, at least alam nyo yung mga basic pwedeng gawin sa sasakyan nyo or sa motor nyo. Tail tie din natin, signal lights natin, at mga ilang bagay dyan. Tayo nagpalit, tayo nagkabit. Isa sa pinaka-simpleng bagay na hindi ko pa nagawa is yung mag-change oil. Lagi ko kasi pinapa-change oil yan kasi pinapasabay ko na rin yung check-up. So ngayon, gusto ko sanang itry may change oil siya kasi na-inspire ako kay daddy nung change oil na yung motor niya. Para at least, alam ko na. Bago tayo mag-start, syempre dapat naka-ready na yung mga gamit nyo, no? Naka-palax na yung motor ko. Nilagyan ko na rin ng tray, tsaka ng sasalulo sa langis, no? Bumili kasi ako ng oil pan or oil tray sa Shopee, kaya lang, hindi pa siya dumadating, so naghanap na lang muna ako ng pwede kong gamitin na pansamantala. Mga tools natin, oil filter, embudo, then syempre, langis. Yan yung langis ko, may itim na. Medyo painitin natin ng konti para lumabnaw siya. Para syempre, mas madaling bumaba yung mga langis. Tanggalin muna natin yung fairing dito sa baba para makita natin yung drain plug. Ayun, ayun siya. Ewan ko, kita nyo na rito. Pero kita na yun. Yan, yan. Yung tatapon yung langis. Tinanggal ko na rin yung clip dito tsaka yung nandito sa may baba. So ito lang palang side na to ang tatanggalin natin kasi yung isa ma-access naman natin yung drain plug kahit di tanggalin. Yung mga clips pala, ingatan nyo kasi gagamitin nyo pa yung mga clips dito baka masira nyo. Dalawang tornilyo lang yung tatanggalin nyo rito. Ito tsaka ito para ma-access nyo na yung oil filter ito. Yan, papalitan natin mamaya ang dumi. Nagka-problema lang tayo ng konti kasi hindi ko matanggal yung oil filter. Hindi ko siya kaya ng kamay lang. Nagpunta ako dito sa shop na malapit sa amin. Mabuti na lang, pinahiram nila ako ng neto. So, shoutout sa inyo. Lalagay ko lang dyan sa screen natin yung shop nila. 12 seconds later. Hindi ko pala magagamit kasi sobrang laki. Isusuli ko na kasi nakakahiya naman. Instead na kunin nila, pinahiram pa ako ng reducer. Eh, since malaki pa rin, maliit yung ratchet ko. Pinahiram pa ako ng ratchet, grabe. Sobrang solid. Maraming salamat, sir. Matatanggal na natin yung oil filter natin and makakabit pa natin yung bago. Maganda pala kung bubuksan nyo itong ano, part na to. Nakalimutan ko yung tawag. Lagi ko na dyan sa screen. Para walang vacuum. Bago natin tanggalin yung oil filter, syempre lagay natin yung ano, pan. Kasi may langis pa ito eh. So, yung tutulo. Lagyan din natin ng basahan nila sa pipe para hindi siya tumulo. No? Kasi sabi nila, mabaho daw yun. Hindi siya gumalaw ah. Mahaba kasi ito. So hindi ko siya mapagkasya dito. Ayoko magat. Bumibit ako. 6 hours later. Hinapo na tayo. Kahit na nakahiram ako nung ano, pangtanggal. Hindi siya kumakapit eh. Dumudulas lang. Naghanap pa ako ng ano, ng pwede kong pangtanggal. Nakahanap naman ako. Yan, ito. Ito yung nahanap kong pantanggal. Tara, subukan natin muna. Wala akong idea kung paano gamitin ito. Hintayin na lang din natin maubos yan. Tumutulo pa siya. Many, many minutes later. Sasara ko na to. Tapos lalagyan ko na ng bagong oil filter. Saka natin sasalinan ng langis. Guys, konting reminder lang. Bago nyo ilagay ito, dapat lagyan nyo ng langis dito. Ng konti. Para mas madaling matanggal. Next time. Saka dapat talaga daw lagyan. Hindi ko alam kung bakit. Ito natin. Kaya ko na siyang higpit na sobrang higpit. Pa. Okay. Yan. Basta tayo sa oil filter.
lalagay na ako ng lungs. Makikita nyo, yan, wala nang laman yung ating makina, wala nang laman. Ito yung ating ano, embudo or funnel, dito natin siya lalagay. Itong motor ko is 1.8 liters. Binawasan natin ito kanina. Konti lang inabawas. Titira tayo ng hanggang dito siguro. Okay na ito. Makikita natin dito. Ayan. Ito na siya sa gitna ng linya. High and low. Check na lang natin from time to time. Kapag magbabawa siya o hindi. Bumaba siya. Ganyan na lang siya dagdagan. Ganyan lang lalagyan. Tapos na ako. Balik ko na yung mga fairing natin. Yan. Siguro mamaya pupunas ako na ng konti. Okay na. Tapos na tayo mag-change oil. Okay yung experience. Masarap sa pakiramdam na magagawa mo siya. Pero kung kayo, wala kayong planong bumili nun and wala kayong planong ulitin yung ganito, pagawa nyo na lang. Kasi hindi naman siya ganun kamahal. Mas mahal siya compared sa kung mismo ikaw yung gagawa. Kung okay lang sa inyo na bumili ng ibang mga tools na wala kayo sa bahay para magawa nyo to, edi okay. Tulad ko kanina, yung sa oil filter, no? Kaya bumili pa ako sa kung saan. Uulitin ko pa rin to. Next time, mas mapapabilis na ako, mas madali na kasi alam ko na yung mga gagawin. May mga gamit na ako. That's it. Sana may natutunan kayo dito sa vlog natin na to. Papaandarin ko na siya. Ayan. Let's go!